news. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas niya. My life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God. Nothing is missing. Nothing is broken. At sabi natin, all is well. Sa malakas na palakpak sa Panginoon. Lagi natin tandaan, walang ibang pinakamainam, pinakamaganda na lugar kundi ang sa piling ng ating Panginoon. Amen? Amen. There is no such safe place sa mundong ito kundi ang lugar na naroon ang Panginoon. Amen? Amen. So we will continue sa ating pong series about strengthening Christian ministry. Lagi po natin tandaan ang ating obligasyon, ang ating responsibilidad sa bawat isa ay magpalakasan tayo sa bawat isa because everyone ay nakakaranas tayo ng problema sa buhay, nanghihinahu tayo, nalulupay-pay tayo, nadi-discourage tayo, nadi-disappoint tayo. So all we need to do is to strengthen one another. Amen? Amen. Sabi mo nga, pag nakikita kita, o sabi mo ang katabi mo, pag nakikita kita, napapalakas ako. Palapakan natin si Lord. Amen? Okay, limuha po natin yan, mga kapatid. Praise God, sa Ephesians 4:12, Amplified Version is, intention was the perfecting and the full equipping of the saints, his consecrated people, that they should do the work of ministering toward building up. Building up means edifying Christ's body, which is the church. Amen. Last week, we talked about serving with one another. Na tayo po ay naglilingkuran sa bawat isa, na kapag tayo ay nag-serve sa bawat isa, that's the way how we strengthen them. Amen? Sabi ko nga, wag po natin tingnan ang ating estado sa buhay. Kapag tayo nasa church, we are all servant. Amen? Amen. Walang amo, walang boss, walang sinasabi ko mga superior. Lahat tayo ay servant ng Panginoon. Amen? Okay, so ngayon mga kapatid, nasa part 2 po tayo. Hallelujah! At nasa litrang T po tayo. Ito po ay across siguro synonyms ng salitang unity. Hinahanapan po kung paano magiging T ang unity. Ang iba naman po ay harmony. At doon po nakita sa salitang tie. Ibig sabihin, pagbuklod, pagtali. Amen. To unite. Amen. Kaya ang pamagat na natin aaralin ngayon ay tying with one another. Lagi po natin tandaan na tayo ay ibinuklod sa tali ng pag-ibig. Amen. Hallelujah. Ang purpose para po tayo ma-strengthen sa bawat isa, we need to be united. Amen. Amen. Sabi pa nga, kapag tayo daw po ay disunited, we will fall. Pero kapag tayo ay united, we will stand. Amen. Amen. O sabi mo nga, magkaisa. Ay, napinagkita ko. Sabi ko, ano kayo ang aming response of Lord? Naalala ko tuloy yung awit sa isa. Magkaisa. Praise God. Sa isa yun. Amen. Pero kung may magkakaisa sa mundong ito, hallelujah, walang iba kundi ang mga mananampalataya. Amen. Okay, sabi ko nga ulit, united. Okay, kunin natin sa Romans 12:16, Amplified Version again. Live in harmony. Live in unity. Sa ibang translation, live in harmony with one another. Do not be haughty or snobbish, high-minded, exclusive, but readily adjust yourself to peoples or things and give yourself to humble tasks. Never overestimate yourself or be wise in your own conceits. Sa Tagalog, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagay ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaruan, kundi mag-iayon kayo sa mga bagay na may kapakumpulan
kababaan, huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Mga kapatid, tandaan po natin ang isang bagay na nagdidisunay sa mga kapatiran, sa magkakapatid, ay kapag tinignan mo ang iyong sarili that you are higher than anyone. Kapag tinignan mo na mas magaling ka sa iba. Pag tinignan mo na mas matalino ka sa iba. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga ulit, magkaisa. John 17:21, Amplified Version. This is the prayer of our Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus, that they all, sabi nga po natin, all. Hallelujah. Hindi lamang po somebody or ilan, kundi sabi niya that they all may be one. Just as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, so that the world may believe and be convinced that you have sent me. Ganito ang dalangin ng Lord, Tagalogin natin, upang silang lahat, i-particular natin, upang silang lahat ng mga membro ng Family Christian Fellowship ay maging isa. Mga kapatid, ang pagkakaisa sa church, it is not an easy task to do. Mahirap po ang pagkakaisa because we came from, sabi natin, ibang komunidad, ibang pagkinalakihan, ibang personalidad. So it's hard for us to unite ourselves. Pero hindi po ito sasabihin ni Jesus kung ito ay imposible. Bagamat mahirap, pero posible. Magalang kausap. Amen. Palapangan natin si Jesus. Sabi ni Jesus, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila naman sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Tingin kayo, mga kapatid, ang pagkakaisa ng magkakapatid, ang pagkakaisa ng church, hallelujah, will convince the world, hallelujah, na may Diyos tayong pinaglilingkuran, may tunay na Diyos tayong sinasamba. Amen! Amen. So palatandaan ang pagkakaisa sa church, praise God, hallelujah, na tayo ay mga anak ng Panginoon. Amen! Natutuwa ako sa langgam. Ang langgam ay wala silang ganitong pagtuturo. Ang langgam ay wala silang ganitong motivation, but they know how to unite themselves. Isang nakita ko langgam, pinag-aralan ko ang langgam kasi ang sabi ng Proverbs, pag-aralan nyo ang maliliit na bagay. May wisdom doon. And then I observe ng langgam. Ang langgam sa amin, praise God, kaya humila ng dayami. Ang dayami, mga kapatid, iyan po ay patpat ng palay. Nakita ko ang isang langgam, hinihila niya, hindi niya kaya. Bumati niya, hindi niya kaya. Itutulak niya, hindi niya kaya. Maya-maya, mayroon na naman dumating na ibang langgam. Dalawa na sila. Tinula, hinila, binuhat, hindi kaya. Maya-maya, may iba na naman langgam. Sabi ko, ano kaya nila yung patpat? So sinundan ko sa kanila yung patpat. Kung bakit, anong kukunin ang patpat? Hanggang dumami sila, hanggang nakaya nila ang patpat. Yung pala, dinala nila doon sa may agos ng tubig. Ang ginawa nilang tulay. Hallelujah. At nang magawa nilang tulay, nakatulay sila lahat. Praise God. At ito pa, isa pong pag-observe sa langgam. Ang mga langgam, praise God, sa amin kasi may pagbaha. Pag malakas ang ulan, humabaha. Nakikita ko ang langgam. Sama-sama sila, kapit-kapit silang lumulutang. Wala akong nakitang nagsusulong langgam na lumalang ay mag-isa, kundi sila po ay nagkakapit, lumulutang sila ng buo. Praise God. Hallelujah. Sabi ko nga, kung ang wisdom, alam nila makiisa, alam nila ang makipagkaisa, lalo pa tayo, na tayo ang highest creation ng Diyos, tayo ang binigyan ng karunungan ng Lord, tayo ang binigyan ng wisdom ng Lord, ang hindi natin kayang magkaisa. Amen! Kapitin mo ang katabi mo, kaya natin yan. Palapagan natin si Lord. Amen. Sabi mo nga ulit, magkaisa. Magkaisa. Iyak ulit po ang salitang mix. Praise God.
God. Para pag-uwi natin, alam natin, M-I-D-S-T, yung salitang means. Number one, we're uniting one another in mind. It will start from our mindset. Sabi nga ninyo, mind. Mind. Nakasap pa naman ninyo. Mind. Okay, Philippians 2:2. Fill up and complete my joy by living in harmony, in unity, and being of the same mind and one in purpose, having the same love, being in full accord and of one harmonious mind and intention. Amen? Mahalaga na tayo ay mayroong same mind, harmony. Ang same mind, one, isa lang ang layunin. Amen? Sa church na ito, isa lang ang ating purpose. Hindi para manakila ang sino paman. Hindi para papurihan ang sino paman. We're only here, hallelujah, to praise our living God. Amen? Pag tayo ay mayroong isang kaisipan, magkakaroon tayo ng harmony. One purpose, harmonious mind, and we have harmonious intention. Hallelujah. Isa ang hangarin natin. Amen? Amen. Hindi tayo magkakasundo-sundo. Isang church, praise God. Hallelujah. Ang sabi niya, sige, isigaw natin ang ating mga pangalan ng church. May nagsumigaw, Jesus is Lord. May sumigaw naman, Jesus is the rock of salvation. Ang iba naman ay ganito ang sigaw. So hindi sila nagkaisa, pero nung isigaw nila ang salitang Jesus, nagkaisa sila lahat. Sigaw nga po natin, Jesus! Jesus! Amen! Amen! Isang bagay lang ang pwede tayong magkaisa sa ngalan ng ating Panginoon. Amen! Naglilingkod tayo! Hindi tayo para sa papurihan ng sarili. Amen. Merit natin, we serve! Dahil gusto natin parangalan ng Diyos. Amen! Amen. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, one purpose. One purpose. One intention. Basta maglilingkod ka kay Lord in one mind, in one purpose, one intention. Ikaw lang kasi Lord ang gusto kong papurihan. Amen. Pero kapag naglilingkod ka, may iba kang intention. Amen. May iba kang motibo. We will not come up in unity. Amen. Isa lang ang pwede tayong magkaisa. Isang layunin, isang purpose, isang intention. And that intention, purpose, is to glorify and serve our God. Amen? Amen. Sabi mo, I like that. Sa Tagalog, sabi po, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, sabi ni Paul, sa mga taga-Pilipos. Masaya ang lingkod ng Lord. Masaya si Pablo na makikita niya ang mga taga-Pilipos na nagkakaisa. Masaya ang ating Pasko kapag tayo ay makita niya ang nagkakaisa. Amen! Okay, upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Amen! Amen. Kaya namin po, isang bagay, bakit hindi nagkakaisa ang church? Because others do not agree. Alam niyo po, ang witty mo na lang, ganito na lang, yes, Lord! Yes, Lord! Yes, yes, Lord! Amen! Walang mahirap. Walang mabigat. Pag nagkakaisa. Palapakan natin si Lord. Amen? 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 Amen. Praise God. Kanina narinig ko si Pastor Nards. Hallelujah. Ang ating Sunday school room ay matatapos na. At kailangan ang air condition. Sabi niya, baka sa Disyembre, makabili tayo ng air condition.
Pero nag-pop sa mind ko, hindi na natin kailangan pabuti ng Disyembre. Amen. Hallelujah! Naka-aircon tayo mga matwa. Amen. Ang mga bata, hindi. Hindi tayo babayag. O magkano yung condition ngayon ng window tight? 16,000? Amen. Wala akong kausap? Amen. O 16,000? 500 mo? Bawat leader? Amen. O sabi mo nga, isang intention. Tama po ba? Amen. Ang problema kasi sa iba, sasabihin nila, aba pastor, may pangangailangan kami. Hindi lang ikaw ang may pangangailangan. Sabi mo sa katabi mo, bibili tayo ng aircon. Magbibigay ka. O sabi mo ang katabi mo. Tingin kayo sa akin, mga kapatid, tingin kayo sa akin. Alam po yung mga members sa church, mga ano yan, full of promises. Mayroong church, praise God, na nasa garahe sila, nag-pioneer sila. Then mayroong member na pinagpala at nag-abroad. At bago siya mag-abroad, ang dami niyang promises. Pastor, I will keep my hold tight. To the church. Pastor, magpapadala din ako ng allowance mo. Wow, ganda naman pa nga ito, sweet promises. Nang naano na sa abroad, nakalimutan ang kanyang mga pangako. Umabot ng 10 years, 20 years. Nakalimutan ang pangako. Ang pastor na iniwan at ang congregation na iniwan at sikap. To make the long story shortcut, nakabili ng lote, nakabili ng, nakapagpatayo ng church, fully air conditioned, fully furnished. And after 20 years, first come, bumalik, ang galing sa abroad. Umaten sa gawain. Ang sabi niya, pastor, ang ganda ng church natin. Ang sabi ng pastor, sorry, mali yata ang statement mo. Mali yata ang statement mo. Maganda ang church namin. Amen. Bakit? Because if you don't participate, you are not part. Because the root word of participation is part. Amen. So if you belong to this church, if you are part of this church, you will participate. Amen! Politiko! Kung bahagi ka ng Family Christian Fellowship, wag kang papayag na wala kang contribution. Hindi, we are not talking about how much you give. We are talking about how unite yourself with many. Amen. Amen. Masabi mo sa katabi mo, magbigay ka mamaya, ha? Alam niyo po, tingin kayo sa akin, marami dito mga Krisyan, tawa lang ng tawa. Alam niyo po, itong mga, sabi ko nga, Pas, pinagmamalaki natin ang church natin sa iba. Wala tayong Koreano, wala tayong Amerikano, wala tayong Hapon. Amen. Pero natayo ang church. Bakit? Sa ating lahat. Amen! Amen! O sabi mo, next week, air condition at Sunday school. Air condition at Sunday school. Ay, iba niya nagsasalita. Wala kang ano? Amen! Amen! Ano yung mo, church? We are not talking about how much. Kung ikaw ay yun, pili ka magbigay ng dinala. Pero kung mayaman ka, nakakaya isang daan. Amen! Yes. Church, huwag tayong kumain pabuti ng disyembre. Paano ng mga bata? Matuwa. Alam mo mga bata kung ayaw, bakit ayaw nang mapalingin? Hallelujah! Amen! Yes. Para mag-enjoy sila. Malamig tayo. Malamig din sila. Amen! Yes. O sabi mo sa katabi mo, magbigay ka abot sa kaya mo. Ulitin ko, lahat tayo kayang magbigay. Amen! Ulitin ko, lahat tayo kayang magbigay. Amen! 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 Yung nakikita nila lang ang mga mayayaman.
papayag na hindi ako kasama. Amen! Amen! Amen. O isang malakas na palakpak kay Lord. Sabi mo nga, magkaisa. Matindi ang pagkakaisa. There's power in unity. Amen. Amen. Pangalawa, we're uniting one another in intercession. Pwede rin tayo magkaisa sa panalangin. Amen. 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 Acts 1:14, all of this, with their minds in full agreement, devoted themselves steadfastly to prayer, waiting together with the women and Mary, the mother of Jesus, with his brothers. Ilan po itong lahat, itong all na tinutukoy, 120 na naghintay sa pagbaba ng Holy Spirit, at lahat yan ay full agreement. Saan? Saan? Prayer! Alam niyo po, kung ang dumarating dito ng prayer meeting ay 20, matindi lang nagagawa, may mga himala na nagtitigpes, lalo na kung tayong lahat ang dumarating. Amen. Ay, wala akong kausap talaga. Amen. Alam niyo po, may nakausap ako. Pastor, may prayer request ako. Can you pray through me? Sabi ko, don't you know that prayer is agreement? The one who is praying ay dapat na andun, and the one who nagre-request dapat na andun. Ganito nga, i-illustrate ko nga. Ako may sakit. May sakit. Magpapapray over ako. Ano gagawin ko? Kasi agreement eh. Agreement! Sasabihin ko, sabi ni Pastor Ron, Lord, pagalingin mo siya sa kanyang karamdam. Sasabihin ng may sakit, yes, Lord. Amen, Lord. Agree ako, Lord. Eh kung ang pinag-pray for you, wala, sino a-agree? Hallelujah. Amen? Amen. That's agreement. The one who prayed for and the one who is praying for. Amen. 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 Holy Tingo Church, ang dami na nagpapatutuo dito. May mga pumapasa sa exam kasi may prayer. May mga gumagaling sa kandaman dahil may prayer. May probation dahil may prayer. Ilan pa lang ang dumarating? Pero kung lahat tayo dumarating sa prayer, kaya natin baliktarin ang mundo. Amen. Hallelujah. Amen. There is power in agreement sa pananangin. Amen. Amen. O sabi mo sa katabi mo, dating ka naman sa prayer. Hallelujah! Itong 120 agreement devoted themselves steadfastly to prayer. Amen? Pasaya nga sa Tagalog, ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ni Jesus at pati ang mga kapatid niya. Amen? Kaya pwede tayo magkaisa sa prayer. Sabi nga ninyo, prayer. Prayer. Hallelujah. Sino may prayer request? Kung may prayer request ka, dating ka. Amen. Para nag-agree ka. Amen. 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 O sabi mo nga ulit, agreement. Agreement. Pangatlo, praise God. We're uniting one another in devotion. Praise God. Ano ang devotion? Acts 4:32, now the company of believers was of one heart and soul, and not one of them claimed that anything which he possessed was exclusively his own, but everything they had was in common and for the use of all. Sa Tagalog, ang karamihan ng mga nagsisisampalataya ay nagkakaisa ang puso at kaluluwa. Sabi mo nga, puso at kaluluwa. Kaya pinili ko ang salitang devotion. Kasi ang devotion, ito ay galing sa puso. Amen. Praise God. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman ang mga bagay sa kanya, na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Sa Bible times kasi mga kapatid, compose kasi ng mga poor class at saka wealthy class na tao. May mga tao silang kinikater ng mga mahihirap. Ang mga wealthy, lahat ng mga excess ng kayamanan nila
kung may excess na lupa, may excess na bahay, binibinta nila at ang pinabintahan, ipinamimigay sa mga mahihirap. Amen? Salamat na lang sa Family Christian Fellowship, walang mahirap, lahat mayaman. Amen! Praise God. Praise God. Salamat na lang sa Family Christian Fellowship, walang mahirap, puro mayaman. Amen! Palapag natin si Jesus. Amen! Amoy pa na, mayaman na. Amen? Sa mukha pa na, mayaman na. Amen? Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, hello, rich. Amen. Palamangan natin si Jesus. Sabi nga, ang kayamanan, hindi magiging kayamanan kapag hindi yan ibinahagi. Blessing will become a blessing the moment you share it. Amen. The purpose why God blessed us, for us to be a blessing. Sabi mo nga, isang puso. Ang sarap na mayroon tayo isang puso, isang hangarin, isang layunin, isang damdamin. Alam niyo po, ang tao may puso, madali makaramdam sa pangangailangan ng iba. Amen. Tingin kayo, Pastor, paano mo malalaman ang may problema? Pag pumasok dyan na malungkot, bagsak ang balikan. Eh, nakamangutan kung atin niyang problema, atin niya. Ngayon ang sasabihin, kapatid, paano ba kita matutulungan? Amen? Ay, nako. Baka naman ang iba, next Sunday na ako lang nagpapagal niyan po isa. Hallelujah. O, ulitin ko, lahat tayo mayaman. Amen! Palapagan natin si Jesus. Hallelujah! Nagkaisa sa puso, nagkaisa ang kaluluwa. Amen? Ang sarap ng one heart, one mind. Hallelujah! Kasi ang isang puso, praise God, nakakaramdam agad sa pangangailangan ng marami. Amen? Amen? Amen! Alam niyo po, ang sarap na maging mabagin. Ako nga gusto ko maging millionaire eh. Kasi kung sino pa ang mahirap, siyang tuloy may puso sa may mga nangangailangan. Amen? Amen. Kaya dalangin ng mga mahirap, pag yumaman ako, tutulungan. Pero nung yumaman, hindi na tumulong. Pero tayo ay mga pinagpala ni Lord. Amen. Church, only thing ko, itong acts, nagkaisa ang puso, nagkaisa ang kaluluwa, at wala silang inisip na pagmamayari nila ang lahat. Kundi distributed. Ito po ay hindi naman ibibinta ang bahay doon pa nila na yun na lang. Ang sinasabi ko kanina, ito ang mayayaman na may mga excess, may mga sobra-sobrang lupa at bininta nila para sa mga nangangailangan. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, may sobra-sobra ka ba? Amen? Ulitin ko, mga kapatid, praise God. Nalaala ko tuloy ang isang mga members. Binibigay nga naman nila ang sobra-sobra. Naging baksano, talagang full ang kanilang cabinet. Punong-puno na ang mga incans, mga groceries. Talagang dinidisplay. May mga expiration date dyan. Ngayon, dahil sa katagal-tagal na nai-impact doon, sa kanidisplay, nag-expire. Hallelujah. At nakita na inspiration date na, lampas nila isang buwan. Nag-decision sila ibigay kay Pastor. Hey, Pastor! Total si Pastor, prayerful naman yan, hindi yan tatablan. Hallelujah. Ginawa nila, dinala kay Pastor. Ang Pastor naman, inosente. Hallelujah. Pag binubuksan ang lata, gumaganyan na. Lumulupo na ho eh. Sabi ng Pastor, bakit yung pag binubuksan ko ang dilata, dumutulog. Sabi naman na nagbigay, Pastor, ganyan ang important. So, ang Pastor in-ignore, kinain. Nung kinain ang Pastor na food poisoning, dinala sa ospital. Alam mo, ang isip na nagbigay, bakit si Pastor na ospital, nagkasala kaya? Hindi niya alam na kaya na ospital, gagagawan niya. Amen. Tinuturo ko sa pinyel, huwag na rin kayong magbigay ng noodles sa pastor. Kasi ang pastor, ang noodles, nagbibigay po yan ng gap memory.
Kasi maraming preservative dyan, kaya pag nagluluto ng noodles, hihugasan mo lang para mawala ang preservative. Kaya ang pastor, pag makalilimutin, ibig sabihin, noodles ang inuulam niya. Amen? My God, memory. Bilin mo, noodles sa umaga, noodles sa tanghali, noodles sa gabi. Kaya ang pastor, hindi na natutunawan ng noodles. Pag yung kulot na ipinasok, kulot na lumalabas. Pero sabi ko nga, ang mga pastor natin dapat i-bless. Amen? Amen! Si Pastor Lars, huwag niyong itanim sa isip na hindi niyo kailangan siya i-bless. Kung tatanungin niyo, mayroon siya sa lahat. Pinagpala siya sa lahat. Hindi tayo nagbibigay dahil wala siya. Nagbibigay tayo para i-bless tayo ni Lord. Amen! Amen! Nasa kay Pastor Lars, magdala ka ng grocery sa kanya. Praise God! Nasa kanya mo, ibibigay niya sa akin. Amen! Yeah. Hallelujah! Kasi ganito po yun. Si Pastor Rosses, dahil kumikita ng 5 million a month. Hallelujah! Ang mga membro, hindi na nagbibigay. Sabi ni Pastor Noel, give what is due to your pastor. O ang mga membro, nagsimula magbigay. Pinagpala. O ngayon, hallelujah! Mga kapatid, ulitin ko, hindi tayo nagbibigay sa lingkod ng Lord dahil wala, nagbibigay tayo dahil para pagpalain tayo. That is the principle of the Bible. Amen? Amen. O sabi mo nga sa katabi mo ulit, magbahagi. Magbahagi. Amen? Lakasan mo, magbahagi. Magbahagi. Amen? Amen? Praise God, kung may mga excess kayong grocery, mamigay nyo na yan sa mga kapatid. Hallelujah! Ay saan din yung pa mag-expire? Amen! Ayaw nila. Praise the Lord! Magbigay lang kayo kay Pastor Nars. Kapag ayaw ni Pastor Nars, magbigay sa akin, hindi ko tatanggihan. Amen? Amen! Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Amen. Kaya we know how to share our blessing to one another. Amen? Amen. Okay, pang next. We're uniting one another in spirit. Basa tayo sa Philippians 4:3, be eager and strive earnestly to guard and keep the harmony and oneness of and produced by the Spirit, inviting power of peace. Sa Tagalog, napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Amen? Amen. O sabi mo nga ulit sa katabi mo, Espiritu. Kapayapaan na. Tingnan niyo po mga kapatid ang mga taong iba ang ugali. Ang sinasabi ng iba, iba ang espiritu mo. Kasi ang espiritu stands for our attitude. Pero dahil tayo ay may Holy Spirit, dapat iisa ang ating ugali. Amen! Amen. O sabi mo nga, generous! Generous! Alam niyo, nagbibiro nga ako sa ito, yung mga usher niyo, bumili kayo ng flashlight na may kuryente. Di ba may flashlight na may kuryente? Kasi ang utos ng Biblia sa 1 Corinthians 16, magtabi na magsimpan at magbigay ang bawat isa. Ulitin ko, sabi ng Bible, magbigay ang bawat isa. Kung naiintindihan niyo yun, everyone will give. Walang hindi magbibigay. Tama? Isinisit asay ang offering. Hallelujah! Ngayon, sabi ko doon sa mga pinupunta ng church, pag unating ang offering at mayroong hindi tumatayo at hindi lumalapit sa offering, ilapit ko yung plus line na may kuryente at kuryentihin mo. Di ba nakaupo lang, tapos diligit mo yung plus line na may kuryente? Praise God! O, giving time, kapatid! Alam niyo po ba, mga kapatid na dito sa church, pagdating ng offering, marami ang hindi tumatayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka manahimik, isa mo. Hallelujah! Intended na pagdating ng offering, everyone will give. Amen! Basahin mo na lang po ang Bible. Pag sinabi, ang bawat isa, it's one of you. So ibig sabihin, lahat, pagdating ng giving, tumayo at magbigay. Amen? Amen! O sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo pa bang makuryente? Hallelujah! Palapakan natin si Jesus! Church, tingin kayo, kapag ang pastor giver, ang congregation giver.
Iisa tayong spirit, iisa ang spirit ng ating pinaglilinguran. Kapag ang pastor natin, mabait, dapat lahat ng membro. Lakasan nyo! Mabait! Amen! Sabi nga, show me your friends and I will tell you who you are. Amen? Amen. Show me your congregation and I will tell your pastor kung sino siya. Amen? Amen. Yan ang sinasabi nila, pastora. Dapat ang ating ginagawa, kakabuti ng ating church. May reputasyon kasi ang ating church. Ang mali ng isa, magiging kapupulaan ng lahat. Sana makilala tayong mga Family Christian Fellowship, hallelujah, na mga mababait, mapagbigay, masunuri na mga Kristiyano. Amen. Pumalapa ang mga masunuri. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, united in spirit. Hallelujah. Sarap pakinggan. United in harmony, in peace. Walang may galit, walang may sama ng loob, walang may nanakit, walang may tampo. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, magpatawalan na. By the way, kami nila Pastor Garst, hindi kami perfect, kami nila Pastor Alidia, nagkakamali din po kami. Kalabaw nga na apat ang paan na nadadapa pa. Kami po nagkakamali din po kami. Wala po pa Pastor na perfect. Pero ito lang po ang sinasabi natin, if we live in harmony at iisang ating spirit of pinagmulituran, praise God, mamumuhay tayong may kapayapaan. Amen. Amen. Paano tayo mamumuhay na may kapayapaan? Bakit, praise God, sabi nga ni Pablo, palugi ka na lang! Paano ka na lang, praise God! Hallelujah! Huwag mo nang ipaglaban yan. Amen. Amen! Okay, last, praise God! We're uniting one another in trust. Yan ang mas matindi. Philemon 1:6-5, and I pray that the participation in and sharing of your faith may produce and promote full recognition and appreciation and understanding and precise knowledge of every good thing that is ours in our identification with Christ Jesus and unto His glory. Tagalog, upang ang pakikipagkaisa ng inyong pananampalataya. Sabi mo nga, kung ang pananampalataya ng isa effective na, mas effective pag pinagsama-sama natin ang ating pananampalataya. Amen? 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 Amen. O sabi mo nga, ulit sa katabi mo, united in faith. Dito sa church, lagi niyong naririnig, hallelujah, wala tayong hiningi kay Lord na hindi niya ibinigay. Ulitin natin, wala tayong hiningi kay Lord na hindi niya ibinigay. Amen? Amen. Ano ang bottom line? Tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga ako sabi ko dati, praise God, pagdating ng panahon, ang problema natin, garahe. Bakit? Pamilya pa lang ng apalilya, magkakaroon na yan ang kanya-kanyang sasakyan. Kasi nalilid sila Madam Virgin sa kahihintay ng mga anak. Amen? Eh, napag-aralan kanina ang punctuality. Nakakaya sa leader ang hindi punctual na leader. Hindi ka karapat-dapat tawagin leader. Kaya nga diba, sabi ko sa inyo, may nagtanong sa akin, Pastor Lito, how you will define leadership? Sabi ko, leadership, ang root word ay galing sa leader at ang leader una. Tama? Ang leader una. Pag nasa huli ka, follower ka, hindi ka leader, follower. Amen? Ulitin ko, church, ang leader nasa una. Pag nasa huli ka, hindi ka leader, follower. Amen? Ang ganda lang dapat kanina, punctuality. On time. Kaya kung leader ka, mahiya ka na sa sarili mo. Praise God, na nahuhuli tayo. Mga kapatid, I have to preach this. Huwag po kayong magalit, walang personalan. Pero kung leader ka, be on time. Amen? 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 Amen. Hallelujah, sabi mo, I like that.
maisa sa pananampalataya. Agrihan natin, mga kapatid, praise God, someday, maraming mga milyonaryo sa Family Christian Fellowship. Amen! Amen! Maraming mga kapatahan ang magtatapos! Amen! Hallelujah! Sa paano mangyayari yan? Pagkaisahin natin ang pananampalataya. Amen! Sabi nga ng Bible, kung mayroon tayo kasing liit na gusto sa pananampalataya, we can move the mountain. Ngayon, tanong, magbasa kayo from Genesis up to Revelation. Wala pang karakter sa Bible na kapagpalipat ng bundok sa dagat. Therefore, from Genesis up to Revelation, wala pang mananampalataya na umabot ang faith niya ng kasiglaki ng mustard seed. Ulitin natin ha, ang listening natin kasi kapag kasiglaki ang faith mo sa mustard seed, you can command the mountain. At susunod ito sa'yo. Therefore, kung wala pang nakapagpalipat ng bundok sa dagat, wala pang umabot sa ganong kalaki ang pananampalataya. Pero tingin ngayon sa akin, ganun man, kung ang ating pananampalataya ay mas maliit pa sa mustard seed, pero pag pinagkaisang natin, hallelujah, walang storm na hindi kaya pakalmahin, walang problema na hindi kayang solusyonan, at walang pangangailangan na hindi kayang tugunan pag nagkaisa sa pananampalataya. Amen! Amen! Palapakan natin si Lord. Last! Ay, tapos na rin po. How to unite one another in mind, in intercession, in devotion, in spirit, and in trust. That is means. Last verse, dito na po ako magtatapos. Psalms 133:1. A song of ascent of David. Behold, how good and how pleasant it is for brethren, for FCF members, to dwell together in unity. Tagalog, Tagalog. Praise God. Tagalog. Masdanin niyo na pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Church, ang ganda tingnan. Ang ganda tingnan na nagkakaisa kami tayo. Amen? Amen? Amen. Ang ganda tingnan na halimbawa ang isa man, sabi ko nga dito sa aking pagwakas, yung alam niyo po yung ibo na lumilipad ng fishing, pag-aralan po ninyo. Ang may malakas pala na pressure ng hangin, yung nasa unahan. Yung nasa hulihan, hindi na masyado kasi parang na-break niya na yung pressure ng hangin. Kaya madali na lang lumipal yung nasa likuran. Ngayon kapag napagod po yung nasa unahan, pupunta siya sa hulihan at iba naman ang haharap doon sa... Sundan niyo po ako ha? Kanina langgam, ngayon ibon. Amen? O ngayon, pag may nabaril dyan, mga kapatid, malalaglag ang nabaril. Pero hindi nila iiwanan ang kanilang kasamang nabaril. Isa ay magpapaiwan, mamasdan ang kanilang kasama kung kaya pang lumipad ulit. Hallelujah. Amen. Kaya nga ang ship nila is victory. At isa pang na aking napag-aralan, isa sa mga loon ng sundalo, hindi mo pwedeng iiwanan ang iyong kasamahan kapag wounded pa lang. Kailangan mong pasanin. Kailangan mong dalhin. Iiwan mo lang siya kapag patay na siya. Pero hanggat may hininga yan, patakaran nila kahit bakbakan dyan, kira yan, isa doon ang mag-i-aasay na siya ang magbubuha sa kapwa sundalo para madala sa kampo. Amen? Church, sa ating church, hindi natin maiwasan na may isa sa atin na nakakaranas ng problema, nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng suliranin sa buhay. Pero kapag tayo ay nagkaisa, ulitin ko, walang problema na hindi natin kayang lagpasan. Amen. Amen. There's no too problem, too big, God cannot solve it. There's no too storm, too dark, God cannot come in. Amen? Amen. I like that song.
kahit gaano kaitim ang unos, kayang pakalmahin kapag ang mga Kristiyano ay nagkakaisa. Amen? Itay-itay lahat. Hallelujah. Despite that time, pwede mo ba hawakan ang kamay ng katabi mo? Hawak-hawak tayo ng kamay. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, magkakaisa tayo. Amen? Masarap ang mga kapatid na nagkakaisa. Hindi mo ramda. Hindi mo kaya kasi ang iba ay naandun kasama natin. I don't know if you know this song, pero sa tuloy ng ating inaralagay mo, paano magkakaisa ang Diyos? Ganun din tayo dapat magkaisa sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Nag-iisa sila ng Ama, Ama, Anak, Espiritu ay iisa. Ganyan din tayo dapat tayo magkaisa. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise to the Son.
magkaisa kami, Panginoon, sa devotion. Magkaisa kami sa Espiritu. At magkaisa kami, Panginoon, sa pagtitiwala, sa trust sa iyo, Panginoon. Kaya niyo, Diyos, na ang bawat membro, ang bawat manggagawa, ang bawat leader, ay may isang minimiti, may isang layunin. Walang iba kundi paglingkuran ka. Walang iba kundi paralel ka. Walang iba kundi itas ka. Walang iba kundi sampahin ka, Panginoon. Naniniwala kami na where your name is lifted up, nandun ang kalayaan, nandun ang pagpapala, nandun ang kagalingan, Panginoon. And right now, Jesus, naniniwala kami that there is power in unity, Panginoon. You want.